ginawa ko pagising ko, alas 6 na ako nagising kasi si Lolo wala dito sa kwarto. 6:30 na nila din pinunta dito. And then naglakad-lakad na kami dalawa. So tahimik siya, guys. Ang nangyari na ang sobrang tahimik niya, nagulat yung mga nurse kasi sabi nila, "Bahan, tahimik yata nito, parang hindi yung nakahiga doon kasi nakaupo ibang tao." Tapos pagkatapos ko siyang inilakad, hinugasan ko yung paa niya. Tapos ayaw niya kasi malamig daw. Kahit maligam-gam naman yun. Para mabilis sila lamigin. Hindi ko alam bakit si Lolo ganun. Pero siguro kasi matanda na winter dito, mabilis sila talagang lamigin. Tapos noon, after noon, pagod na pagod siya, mga besh. Ayan siya, natulog siya. Tulugin ko lang siya ng konti, then pakain. Pero pinainom ko na siya ng gatas. Pinakain ko siya ng orange and ano pa ba. Ayun, nilotionan ko yung super dry niyang mga balat. Tapos, kasi isa-isang pumapansin, parang ang tingin nila kay Lolo ay pulubi dahil dun sa paa nila. Natatawa talaga ako kasi tuwing may pumapasok na doktor, talagang napapalingon sila sa paa ni Lolo. Kasi nga, yung paa ni Lolo ay sobrang laki and then sobrang itim din niya. Kasi nga, si Lolo lagi lang siyang nagchichinelas, ayaw niya nagbimidjas or something. Talagang natural na parang old Taiwanese style na parang na meron din mga Pinoy na ganun. Ganun na ganun si Lolo. So, yun na yung nature niya. Minsan, nagpapaapayan dati nung mga kaanuhan pa niya. Yung mga malakas pa siya. Nagpapaalang yan. Gusto niya yon na tuwing umaga, habang nagkakalikot siya dun sa garden niya, nagkapaayan siya. So, yun, maitim yung paa niya. So, tuwing may pumapasok dito na nurse or doctor, tumitingin talaga sa paa niya kasi parang nanggigita tayo. Parang walang pera, ganun. Tapos tinatanong nila kung ano daw ba si Lolo. So, hindi nila alam na si Lolo eh, farmer siya. Alam nyo ba, guys, sa Taiwan, kapag farmer ka is, parang ino-owner nila. Lahat ino-owner nila na mga, yung syempre yan, farmer siya, isa siya sa nagbibigay ng pagkain sa table ng mga Taiwanese or sa kanilang bansa. Diba? So, si Lolo, siya talaga yung founder ng kanilang gansaan na ngayon ay pinalaki naman ng anak niya. So, yun yan si Lolo. Kaya nilinisan ko siya kasi para naman makita ng mga doktor na hindi siya nanggigitata. Kasi si Lolo, hindi talaga siya yung ano, hindi siya yung nakadepende sa akin. Kasi nagtatrabaho talaga ako. Tapos, okay pa naman talaga siya. Talagang ganyan lang si Lolo. Hindi siya, parang nawala na sa kanya yung pagkahiling niya na mag-ayos sa sarili niya. Natamad na siguro siya. So, ayun. Patulogin ko lang konti and after 1 hour, gisingin ko para pakainin ng lugaw kasi may lugaw pa siya. So, ayun lang. And for me, hindi pa ako kumain, hindi ako nagkape. Parang nawawalan din ako ng gana, guys. Na dapat ngayong anong oras na? Dapat 8. 8 talaga, or 7 or 8, nakaalmusal na ako. Usually, pag nasa farm ako, dapat nakakain na ako ganitong oras. Pero ngayon, hindi ako nagugutom. Parang wala akong gana, siguro dahil dito sa loob. Iba yung pakiramdam pag nandito sa loob ng ospital talaga. Hindi ako sanay. So, see you later, guys. Magpipikit lang din ako. Kasi 3 hours lang yung tulog ko. Bye! Hey guys, ngayon, siya naman ang tulog. Hindi natin siya hayaang matulog. So ngayon, guys, tutulog si Lolo. Iistorbuhin natin siya kasi hindi pwede siyang matulog ng matulog. Dahil kagabi, hindi siya nagpatulog ng buong floor. Kong, ay jamuaya! Ay jamuaya! Ano siya ya? Ting siya! Ako! Ay jamuaya, tan ni isang lay! Ayaw uon ni siya pa bo eh! Nay!不要睡觉了，等一下了，嗯。
na naman siya, guys, kasi iihi daw siya. Ah. Loka talaga siya. Hey guys, nandito ako sa park, kumain ako ng almusal. Bumili ako ng almusal ko, tapos dito parang dito ko gustong magkumain kasi hindi ako makakain dun sa loob. Parang nakakain naman ako pero parang iluluwa ko or iluduwal ko yung kinain ko. Hindi ko maintindihan. So dito sa labas, pinilit kong kumain talaga. Tapos bumili na din ako ng ano, ng lugaw ng matanda na isda para mamaya makain niya talaga. So nakita ko doon merong parlor pahugas ako ng buhok, guys. Kasi wala akong ligo ng hair ko. Hi guys, so yung lolo kong makulit pag nakaupo sa wheelchair ay tulog. Hindi pa kami nagtuktukan, nakailang ipot pa lang kami. Anong sinabi ko? Knock out, guys. Now I know kung paano siya pagurin. Technique lang yan. So ayan, matutulog talaga ako kasi baka mamaya ganun ang gagawin namin sa kanya. So see you mamaya, guys. People's weather, guys. Ayan, kunti na lang, gagaling na si Lolo. Nakaupo na siya. And ngayon, nakatatlo kami balik sa labas. Mahirap kapag gala yung alaga niya talaga. Kasi hindi siya matitigil sa bahay. Or kahit saan siyang lugar, hindi siya matitigil kasi yun na yung routine ng buhay niya. Kaya binuksan ko yung pintuan, nakaupo lang siya dyan. Teka, gusto na ba niya maganyan? Ayaw niya. So, nood muna kami. Yan, pinakain ko siya ng konting lugaw, tapos mamaya yung sabaw na niloto ni Lolo, ni Lola, na asawa niya, pakain ko ulit para maging okay na siya. Ano, okay na siya kasi marami na iniihi niya. Kunti na lang, sakit na yan. Kasi nagmumura na siya kanina. Di, okay na yun. Marikupi na siya kanina. Hi everyone! Kumusta? Update tayo. Ngayon ay alas 10 na. Katapos ko lang maghilamos, maghapbat. Kasi nakatulog ako kanina mga alas 6 siguro, 6 to 7. Hanggang ano, 6 to isang oras siguro talaga kasi sumakit yung ulo ko dito after ko kasing nagtulak-tulak kay Lolo sa labas. Nagwala siya, then parang nainis ako at nabuisit ako sa kanya kaya sumakit yung ulo ko. Siguro sa antok na din kaya nakatulog ako ng ilang oras. Pero nagising ako kasi nagugutom ako. Napurnada yung aking McDo dahil hindi dumating yung kaibigan ko. So, ayun, dumating siya alas 9 na. So, sabi ko ayoko na lang bumaba kasi nga natatakot akong sumakay sa elevator, guys. Ayoko mag-isa sa elevator lalo na pag may oras ng gabi. Parang natakot ako, parang ganun. So, ayun, hindi na natuloy kaya matutulog na lang ako. Kasi habang si Lolo ay nakatulog, parang pinainom nila ng gamot talaga. So, see you tomorrow, guys. I hope hanggang, ano to, hanggang umaga yung tulog niya. Para okay na siya kasi ganyan yan. Pag hindi nakakatulog, hindi talaga siya kalmado. So, bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. See you tomorrow.